Sabi po ni, sa Batangas ito, sa Batangas, magpapatupad naman ng force evacuation yung persaang paglilikas na sa 5 barangay sa bayan ng Agoncillo ngayong araw na ito bilang paghahanda sa posibleng epekto naman nitong si Leon. At ayon kay Mayor Cinderella Reyes, na 5,000 residente ang dadalhin sa bayan ng San Nicolas dahil ito ang pinakamalapit na ligtas na lugar. Sa Lemery naman, sa Batangas din, nababahala na rin ang ilang residente sa posibleng pananalasa ni Leon. At iniutos na ng Department of National Defense ang persahan din pong paglilikas sa mga naninirahan sa mga high-risk areas sa Ilocos, Cagayan, Calabarzon at Cordillera bilang paghanda kay Leon. So alamin nun natin mismo kay Mayor Cinderella Reyes ng Agoncillo, Batangas. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan, at sa inyo pong mga tagapakinig. Eh, nagsisimula na ho ba tayong mag-evacuate ng ating mga kabayan dyan sa Agoncillo, Batangas, Mayor? Opo, kabayan. Kahapon pa po tayo nag-umpisa. Opo. Ang una po, pinaabisuhan natin sila kung maaari ay sila'y mag-voluntary na po sa pag-evacuate. Marami naman po ang tumuko, nagpunta po sila sa kanilang mga kamag-anak. Dahil sabi ko nga po, wala naman pong mawawala sa kanila. Oo, tama. Sila po ay susunod kahit po hindi dumating ang bagyong malakas na ating inaasahan. Yes, yes. Wala rin pong mawawala sa kanila. Correct. Eh, paano kung may dumating na naman? Iniiwasan naman natin siyempre yung buhay na mawawala. Yung ari-arian, pwede mo ibalik pa yun eh. Pero yung buhay, wala na ho yun. Tama po, kabayan, yun po rin lang ang lagi kong sinasabi sa kanila. Okay. Pero ito bang, Christine, ay malaki din na naging pinsala ho dyan sa Agoncillo? Malaki po, kabayan. Mayroon po tayong mahabang tulay na nasira po. Nga pala. Oo, naputol. Oo. Nasira. At marami pa pong ibang mga municipal road po din na nasira. Marami pong bahay na hindi na po mababalikan, na wash out na po. At marami rin pong bahay na partially damaged po. Opo. Ay tama ho ba na 11 ang kumpirmadong patay dyan sa lugar ninyo at may nawawala pa na 3? Nakakalungkot man po, kabayan. Tama po iyon. May 11 na po patay at 3 pa po ang hinahanap. Opo. Ano hong nangyari dito sa mga namatay na ito? Sila po ay natabunan po ng lupa. Noon po kasing nagkaroon ho ng flash flood, gumuho po yung mga lupa. Okay. Nabuhay po yung mga puno sa medyo upland po namin. Oo. Siyempre po kasama po noon yung mga lupa. At dahil nga rin po sa volume ng ating ulan, ng bagyong Christine, ay doon po sa Kapatagan po bumaba at sila po ay natabunan ng oho. Ang sinasabi, opo. Mayor, sinasabi nila, parang hindi na sila nag-evacuate dahil parang hindi nila inaasahan dahil hindi nangyayari sa Batangas ang ganito, di ba? Tama po yun. Hindi nga po nila inaasahan. At opo. Actually po, kami po'y nagkaroon ng preemptive evacuation nung bago po yung bagyo. Opo. Ang amin pong napa-evacuate, yun pong mga identified po namin talaga na every time po nalalakas ang ulan ay sila po yung talagang apektado. Uh-huh. Yun po ay 37 family. Yung iba naman po, kami naman po ay nagpa-abiso sa kanila kung ang inyong lugar ay medyo mababa, ay kayo po ay lumikas na muna. Pero dahil nga po hindi pa po nila nararanasan ang ganitong pangyayari. Nakampante rin po sila. Yun, talagang wala. Hindi naman sila nakakaranas pa ng ganyan. But this time, siyempre naranasan nila yung Christine. Dapat lamang na mag-evacuate na tayo. So, nagsisimula na ho yan. Saan ho sila pupunta? Saan lugar?
Ganito po, kabayan. Kahapon nga po, kausap ko si Dennis Dato. Ang amin pong supposedly napupuntahan ay sa San Nicolas po. San Nicolas. Kaya lang po, nung kami po ay nakipag-ugnayan, ay marami din po silang preemptively evacuated na mga kababayan naman po nila. Opo. Kaya ang amin pong naging abiso sa amin pong mga kababayan ay dun sila pumunta sa kanilang mga kamag-anak. At yun pong talagang walang mapupuntahan ng mga kamag-anak. Yun pong nalalabi na mga eskwelahan ay amin pong i-o-open sa kanila para po dun sila po tumigil. Eskwelahan dyan po sa Agoncillo na yan? Opo, opo. Oh, okay. Okay, Mayor, maraming salamat po at magandang umaga. Ingat po. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.